So yun, kasi meron tayong sharer this afternoon. And natutuwa po ako kasi ito pong sharer natin ay isa po sa aking group, isa po sa one of my downlines, no? And ang nakakatuwa po dito, dati ko po siyang kapitbahay, okay? I hope ready na siya, no? So, nakita ko po nung nag-uumpisa pa siya, kaya nagulat po ako ngayon sa naging resulta na niya. And before ako mag-Mindanao, I think nakapag-training pa kami sa kanyang grupo, no? I don't know kung anong year yun. Kasi ibig sabihin, ilang taon na po akong balik-balik ng Mindanao. So, nakakatuwa kasi kita mo yung changes po talaga, no? Sa buhay niya, sa kanyang buong pamilya, at kung ano po yung nagawa mismo sa kanya talaga ng Green Barley, ang nabago ng Hubot International Corporation. So I think, ready na ba? Hindi ko na po tatagalin to. Gusto ko na siyang marinig. Kasi first time po siyang mapapakinggan na mag-share. So ready na ba ang ating sharer? So let us all welcome our sharer this afternoon. Wala pong iba kundi si Tita Juliet Amber. Okay? So Tita, ready? Ang ganda naman talaga. Oo, ready na? Okay po. Bigla-bigla na. Okay na. Hello! Hi. Good morning po mga ka-Barley! Hello! Okay. Ako po si Julita Amber. Taga Marikina po ako. And then, ang tawag po nila sa akin ay Tita Juliet. Ate Juliet. Paano ba ako nagsimula dito sa Healthwell? Binabati ko pa nga pala muna uli ang mga grupo nang nandito sa Healthwell. Hello mga Eagles Wings! Andito ba kayo? Hello Eagles Wings! Taga Eagles Wings po ako. Ako po ay taga Marikina. And then, andito po ba mga taga Power? Caps? Corderay? Kaway-kaway, GB Onliners, and then Phoenix, andito ba ang Phoenix? Troopers, and then Power Medics, hello po, and then the Fighters, Achievers, ako thank you po sa lahat. Sa totoo lang po, hindi po talaga ako sanay humarap sa maraming tao. Isa pasasalamatan ko rin po dito ay ang Prayer Warriors, Healthwell Prayer Warriors. Ang laki pong bagay na itulong nila sa akin. Yung pagbo-boost nila sa bawat isa, talagang totoo po 'yon, nakakalugod ng kalooban ang kanilang ginagawa dito. Salamat po Prayer Warriors. And sa mga grupo ko sa Healthwell Green Barley, lalong-lalo na sa Eagles Wings. Naku, salamat po. Salamat. Ako po ay wala sa harapan nyo kung hindi dahil sa aking grupo. Ganun po pala talaga. Pag nagkaroon ka ng grupo, hindi ka na pwedeng mag-step back. Parang hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Tama po ba? Yes. Tama po ba, Lala? Yes. Ako po ay nerviosa. Ako po ay hindi sanay humarap sa tao, pero ang hirap po pala talaga magsalita nang walang kaharap. Hello! Kaway-kaway naman dyan! Thank you! Hello, Ate Nati! Nati Cruz! Kumari ko po yan. Hello! At sabi ko nga po, pag nakita ko kayo, lumalakas ang loob ko. Hello, Eagle Swings! Macau! Nasa na aking Macau dyan, si Ate Rowena. Rowena Rebeche, thank you sa panonood. And then, bakit nga po ako na-involve dito sa Healthwell? Ako nga po yung isa sa mga... Ako po kasi ay dating simpleng may bahay na may simpleng pangarap. Pangarap na pagka po pala sumama ang mga pangarap ng iyong mga anak, naku, hindi rin pala yun ganun kasimple. So ako po ay na-involve dito dahil
dahil na rin sa aking kapitbahay, kay Neri, sa Apply Neri, at saka kay Apply Lisa. So, lagi niya akong nakukwentuhan tungkol sa Green Barley, sa Health World Green Barley. Pero, ganun pa man, matagal, halos 2 taon ang agwat ng aming membership namin ni Neri, dahil hindi po talaga ako naniniwala agad-agad sa food supplement. Kasi bakit ka mo? Noong mga panahon na yon, by the way, ako po pala ay nag-start 2010. So, hindi po agad ako naniwala doon dahil noong mga panahon na yon, ang dami po talagang nagsulputan ng mga iba't ibang klase na food supplement. Eh, talagang hindi naman po iba rin sa amin yung mga may dala-dala ng iba-ibang produkto. So, hindi agad ako ganun kaseryoso. Unang-una, wala rin po talaga akong pang-membership. Siyempre, nag-aaral po ang aking mga anak ng panahon na yon. Mas kailangan nila yung financial na kailangan namin para doon sa pag-aaral kesa doon sa ilagay ko sa ibang bagay. At true enough, hindi nga po talaga ako doon sumasabi sa kanila. Ikalawa, para kasing yung credibility ba ng isang produkto, hindi ko makita po sa kanila. So, ganun po yon. Pero, sabi nga, bakit nga ba ako naandito? Dahil po yon sa aking apply na si Lisa. Makulit po yun eh. Makulit po. Lagi po akong kinukwentuhan. Kwento-kwento ng mga testimony kung papaano natulungan ng Health World Green Barley ang mga taong na-encounter nila. So, nung panahon na yon, sa totoo lang po, problema din namin ang pera. Kasi sunod-sunod pong nagpapaaral kami sa college noon. So, kailangan ko rin pong tumulong sa husband ko, tsaka yung aking mga anak ay nagsisimula pa rin lang magtrabaho. So, hindi po din ganun kalaki ang kanilang naiaabot sa akin. So, natuto din po ako ng mag-direct selling. So, Avon, PC, kung ano-ano na pwedeng ibenta. So, mas gusto ko po yon kasi ibigay mo lang yung brochure, bahala ka nang pumili. Unlike dito sa Health World Green Barley, kailangan mong i-explain. Eh ako nga po talaga ay mahihiyain. Yun po talaga yung kahinaan ko. So, sa akin noon, mas madaling mag-benta noon sa mga ganung produkto. Pero, dahil nga po ako'y kinulit, hello, alam ko marami po sa atin ang mga kinulit din dyan. Kaya kaway-kaway sa mga nakulitan dyan. Alam ko marami po dyan. And then, sa kakukwento niya, napansin niya yung lagi akong hinihingal, lagi akong napapagod. Sa totoo lang po, meron po talaga akong maintenance. So, that time, nag-Avon ako noon, ang dalas ko po talagang mapagod, pero may maintenance ako. So, one time, merong libre sa amin na ECG. So, nagpa-ECG kami doon. Kailangan kong i-avail yung libre. Hindi na kasi ako pabayad pa. So, doon nalaman ko na mali pala yung iniinom kong gamot para sa aking high blood. So, yung po pala ang dahilan kung bakit ako hinihingal. Nagkakaroon na pala ng pagmamalfunction yung heart ko. So, doon, lagi akong parang kinukulang pala ako lagi ng oxygen. So, akala ko, pagod lang ako sa mga trabaho ko sa bahay. Eh, ako nga ako ay masunod sa mga sa doktor. So, doon ako nagsimula nung ako'y pinapansin ako lagi ni Applying Lisa. So, nagsimula ako doon, bumibili ako sa kanya pa isa-isang bote. Eh, kung bisa, napapanisan pa po talaga ako sa totoo lang. Pero, ang napansin ko, hindi lang pala yung high blood ko ang nakokorek isa-isa. Kasi, sa umaga po, pagka ako'y gigising, pakiramdam ko, parang punong-puno yung gallbladder ko. Parang ang dami kong pwedeng iwiwi. Tapos, ang sakit ng aking buong katawan. So, para bang, bilang isang nanay, di ba? Parang ang dami-dami mong ginagawa sa loob ng bahay. So, pagising na umaga, masasakit talaga yung katawan.
So akala ko ganun lang yon, akala ko normal. So nung ako yung umiinom na ng Bardi, regular na akong umiinom, napansin ko talaga yung pagwiwi ko, ano yon, para akong gripong binuksan. Alam niyo yon, yung psh, ganun. Lakas. Tapos, pag umaga pala, diretso na pala akong nakakatayo ng kama. Kasi dati hindi po eh, kailangan iayos ko pa yung aking pagtayo. Kasi, pakiramdam ko, may buto na, dito, yung maaano sa akin, madidislocate pagka ako'y biglang tumayo. Ganun, yun ang nararamdaman ko. Pero nung ako ay nagsimulang mag-barley, isa pala yun ang, isa yun ang sa mga nakorek. Hindi lang pala yung aking high blood. Isa pa, ng mga panahon na yon ay yung anak ko ay nag-aaral ng nursing. So, alam naman natin ang mga nag-aaral ng ganyan, lahat ng mga nasa mga medicine ay hindi sila talaga, may mga ilan na hindi talaga approved sa kanila ang paggamit ng food supplement. So, yung aking anak, sasabihin ko po yung totoo, kontrabida. Kinukontra po niya ako kasi nga hindi nga raw po talaga yan nakakagaling. Yun ang sinasabi ng aking anak. So, sabi ko naman sa kanya, kasi ako yung nakakaramdam, ako'y gumiginhawa, ako'y hindi napapagod, malakas ang aking pakiramdam. And then, ang ginagawa ko sa gabi, kasi gabi siya umuwi, sabi ko sa kanya, anak, pagdating mo, lagi mo akong i-BP. Sabi ko sa kanya, i-BP mo ako at lagi ko, i-record ko yun. So, doon nagsimula, napansin ko, kasi ang aking BP po talaga noon, 170 over 100, 180 over 100, talaga. Pero umiinom pa po ako ng aking maintenance. And then, nung ako'y nagsimula nga akong uminom, araw-araw, gabi-gabi pala yan, gabi-gabi, nire-record ko po talaga yung aking BP. At doon nagsimula, bumababa. And then, yung aking anak naman, siyempre, medyo ano din yan, ama, huwag mong iiwanan yung gamot mo. Lagi mong iinumin din yan. Eh, di nga ba, doon ako nagsimulang lalong lumala. Doon nga yung hindi nga ako makahinga, nahihirapan akong huminga, sumasakit ang dibdib ko. So, unti-unti, ako na po yung, hindi ko sinasabi po na iwanan nyo ang inyong maintenance. Pero ako sa sarili ko, mula na ako nang nag-barley, doon ko po naramdaman yung malaking pagbabago. Hindi lang sa high blood ko, kung hindi doon sa masasakit na buo kong katawan, tsaka yung pag-aking pagwiwi. And then, isa pa po pala, nung ako'y umiinom, nagulat ako kasi hindi ko alam, bigla akong niregla. Ay, sorry, nag-mens, sorry po. Bigla akong nag-mens. So, ang tagal ko na po, 47 years old po kasi ako ay menopause na. So, noong mga time na yon, hindi po ako madalas mag-attend ng seminar. Tamad nga po kasi ako eh, tamad po talaga ako nung panahon na yon. So, kasi meron pa po kasi atin din ako mga pinagkakaabalahan. So, nung ako'y umaattend na ng seminar, doon po naintindihan na yung palang mga nagaganap sa akin, nagawa sa akin ng bali ay cleansing. So, yung pananakit ng aking buong katawan, nagbabarabara na pala yung aking mga nerves, yung aking mga ugat-ugat. Doon ko pala naman na ang bali pala ay naglulusaw ng mga bara. So, yung pag-ihi ko ng maganda, isa paraan pala yung para linisin. Linisin yung aking girl brother, aking pantog, di po ba? So, ako po papasalamat po talaga ng loob sa Health World Green Barley. Palakpakan po naman natin ang ating Green Barley, di po ba? And then, ang isa po, mula nung ako nga ay uminom ng barley, ang aking pong high ay nag-normal. Hindi po ako umiinom ng aking, hindi ko na binalikan ang aking maintenance. Yun ang isang malaking nagawa sa akin ng Green Barley. So, gaya nga po ng kwento-kwento lang. At doon po nagsimula kung papaano din lumaki ang aking grupo. And then, ito po pala yung aking mga inspirasyon sa buhay kung bakit ako naandirito sa Green Barley. Ito po yung aking anak. Ito po, ako po ay, kami po ay may tatlong anak. Dalawa pong lalaki at saka isang babae. Yung babae po, yun ang bunso ko. Yung aking pong panganay ay 38 years old, si Mitch. Yung pangalawa ko po ay si Lester. Mayroon na po ako diyang apo. And then, ito pong bunso ko, yan po yung nurse. By the way, si Mitch po pala ay graduate po siya ng business management. Nasa call center po siya.
medyo maganda na rin po ang kanyang position doon. Si Lester po ay graduate po ng anong tawag dito? Information Technology. And then si Joyce, yung aming aking bunso po ay nurse po yan. Registered nurse po siya. So, yan po. At meron po na po akong panganay na apo na 7 years old. Yun po yung apo ko ay talagang ano po siya? Barley baby. Hindi po siya nakakatikim ng ospital. Awa ko ng Diyos. Salamat po kay Lord. At lagi po siyang, lagi namin siyang binibigyan ng green barley. Kahit hating gabi po yan, pag nagigising, humihingi po talaga yan ng barley. Salamat po sa Diyos. And then, ito naman yung husband ko. Ayan po pala yung ano, yung kasal ng ano. I-share ko lang po yung kasal ng aking anak. Lahat ng magulang ay pangarap na malagay sa mabuti ang kanyang mga anak. Di po ba? Agree po ba tayo doon? Di po ba? So, ang aking anak ay last year ikinasal yan, 2019, March 31, ikinasal po yan sa Nasugbo, Batangas. So, nung una po, talagang parang sabi ko, ang hirap po yata yung kasal na taga Marikina, dadalhin mo sa isang malayong lugar, paano na ang ating mga, ang mga guests nila, di po ba? Pero nung sinabi po ng aking anak na, Ma, ito po yung kasing pangarap. Makasal naman po ako ng maganda. Ito yung pangarap na gusto ko, na makasal na maganda. At yung pangarap na gusto nila sa kanila, yung ng boyfriend niya, sana ay matupad. Kasi parang kinurot ang puso ko nung sinabi niya na, kasi Ma, hindi ko naranasang magdib. Kaya gusto ko sana, pag ako ikinasal, memorable. Yung pangarap na lugar, pangarap kung saan siya ikakasal, nakaplano na pala sa kanilang mag-boyfriend yun. So, yung mga plano na yon ay pumurot sa puso ko nung sinabi niya na hindi ko kasi naranasang mag-dibu. Kasi, ng mga panahon na yon priority talaga na nila, namin, ang makapagtapos sila ng pag-aaral. Bakit ko po kasi nasabi yon? Kasi kahit noong ako ay, nung bata pa ako, pangarap ko din makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil sa kahirapan, hindi po ako nakapag-aral. Ako nga po ay isang high school graduate lang. Ang husband ko naman po ay seaman. Pero dahil nga po minsan, noong panahon na yon, ang hirap po talagang sumakay ng mga seaman. So talagang pinagdaanan po namin yung hirap ng buhay. Pero nito nga pong sinabi niya yon, sabi ko, sige anak, sabi ko, suportahan lang naman namin ikaw kung ano yung gusto ninyo, kung ano yung plano ninyo. So natupad po yon. Sorry po ha, sorry lang po. Sorry po. So, natupad po yung pangarap ng aking anak na ikasal sa Nasugbo, sa Chapel on the Hill. Napakang ganda po talaga. At ang kanilang reception ay ginawa sa Tagaytay. Hindi nga lang po talaga pwedeng ilagay lahat sa slides yung mga pictures na memorable para sa kanila. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. 2019 sila ikinasal at maganda naman po yung taon na yon dahil kung kasi matagal na po talaga sila na gusto nung kasi nag-iisang anak po yung aking manugang so yung aking mga balae eh gusto po talaga nila na magpakasal na agad noon pero dahil nga po marami pa silang plano 2019 nila na kinasal. Pero mabuti nga po at 2019 sila nagpakasal. Pero papaano na lang po kaya kung 2020? Di po ba? Nagkaroon po tayo ng pandemic. Di po ba? At grabe po talaga yung plano ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. Kaya kung kumakapit po tayo sa Panginoon, yung mga plano po ay mga plano po natin at inilalahad natin kay Lord. Ibibigay po sa atin yun ng smooth. Sa totoo lang po, marami pong salamat. At salamat din po sa tulong ng ating kumpanya at ng HealthWell International Corporation. So, napaka-memorable po. And,
bakit nga ba, ano nga ba ang nagawa ng Health Wealth sa akin? Ito po yung mga activities mula noong 2010 na ginawa namin noong panahon na yan. Ayan po. Kung makikita po ninyo, ayan. Sa La Union po yan, isa-isa po talaga pong hindi po nakakalampas. Kasi nag-i-stay po kami doon sa lugar na 3 to 4 days po. At naka-schedule po talaga yon. So minsan po talaga, nakakaano po eh, yung bang hagad-hagad, alam nyo yon, yung bang kailangan mong magmadali kasi may nakasunod na schedule. Pag may nadaanan, hindi pwedeng hindi bibigyan ng flyers, mapapaliwanag. At doon po, ngayon po lang din po na ano na, yung palang ground strike ay nagagawa na pala namin nung panahon na yon. Kasi talaga may schedule po kami bahay-bahay doon. Kasi noong panahon po na yon, hindi pa masyadong kilala ang Green Valley doon. Pero ngayon alam ko talagang ang dami na pong mga dealer natin na kung saan-saan lugar ng doon. So ayan po, ang isa pong nakakatuwa doon sa ginawa namin, ay meron po kaming binigyan ng presentation ng mga veterano. Puro lalaki po talaga yon. So, nung una, sabi nga nila, bibigyan lang kami nila ng 10 minutes para ipaliwanag ang Green Valley. Kung papaano namin nagawa yun, grabe po talaga. Pero akala namin ay hindi po namin yun matatapos. Kasi nga po, ang dami nilang naka-schedule ng araw na yun. Pero ang nakakatuwa, nung nabanggit na ito ay nakaka-enhance ng sexual energy, Wow, grabe po talaga. Hello mga senior, mga veterano talaga, o kaway-kaway yung mga senior dyan na ito ang problema. Nung nalaman po talaga, hello, natawa si Kuya Eugene. Anong pangalan? Eugene yun na ito? Eugene ato. Hello, di ba kuya? Minsan talaga po, problema po talaga yan ng mga kalalakihan. Kaya nung nabanggit po talaga yun doon sa mga veterano, parang isa po talaga ang kanilang problema. Totoo po yun. Ay di, ganun nga po yun. Nagkaroon po sila ng interest. Yung 10 minutes na ibinigay nila sa amin. Mag-iisang oras na po. Nagkagulo po sila sa product. Hindi lang po talaga nailagay sa slides yung ano eh. Kasi, sorry po. Dahil pagiging lola, ang hirap po talagang balikan yung mga picture na yun. So doon po, nakaubos po kami ng 4 na bag doon sa mga lalaki na yon, kasi talagang hinahamon po nila nun, talaga ba na ito ay makakatulong sa aming pagkalalaki, yun po ang sinabi nila. Kaya tuwang-tuwa kami. Di po ba? Ang laking tulong yan sa atin, di ba? Thank you Kuya Eugene. Bye-bye. Naku, bye-bye daw. Kaway-kaway pala. So ang laking tulong po talaga ng Health World, Green Barley, sa ating lahat. Hindi lang po doon. Maski sa memory, sa ating mga umiida, di po ba? Lalo na. So, thank you mga veterano. Thank you po sa inyong pag-i-invite sa amin. Salamat po. At ano pa? Ito po yun. Ako po ay lugod na nagpapasalamat talaga. Ito po yung isa sa mga pribilehiyo na ibinibigay sa atin ng kumpanya. Ako po yung isa sa mga napili para umattend ng seminar. Nung una parang ang tagal, naiinip ako. Sabi ko gano'n, parang nung ibinigay po yung schedule, parang ako'y nahahabaan. Pero nung kami po ay pinadala nga po dyan sa LIP, first batch po ako ng LIP, salamat po talaga. Kasi noong nagse-seminar kami, may mga activities, merong interaction talaga kaming ginawa. Wow, salamat po Miss Ma'am Cora and Sir Medel sa mga facilitator po namin yon. Talagang wala pong dull moment talaga nung panahon na yon, nung oras na kami nag-training na yon. Ang saya. At saka ako, iniimbitahan ko po kayo kapag po sinabi ng inyong mga apply na umattend kayo ng ganito, umattend kayo ng ganyan, punta kayo dito, punta kayo dyan, ay naku, sumunod po kayo. Kasi hindi po kayo manghihinayang sa araw at oras na ibibigay ninyo. Dahil yun po ay para sa atin. Totoo po yun. Kasi nung nag-seminar kami doon, hindi po kami napagod, hindi kami nagutom. Ang laking bagay po, para po yun palakihin ang ating grupo. At doon po nagsisimula talaga yun sa mga training. At isang privilege din na makasama natin si Ma'am
Vicky. Salamat po, Ma'am Vicky. Salamat po. Salamat po din, Ma'am Cora and Sir Medel. Napakatsaga po talaga ng mag-asawa na yan. At saka si Sir Vince, ako batang-bata pa yun makikita ko. Pero ngayon, wow, grabe. Grabe po siya ka-successful. Hindi po ba? Salamat po. At ito pa po pala, ang isa sa mga, kung bakit ako ay, bakit walang ka-atras-atras dito sa ating kumpanya, sa ating Health World Green Value. Eh bakit ako aatras sa mandalang ang dami ko pong deliveries? Tingnan po ninyo, ano po yan eh. Deliveries ko lang yan po sa abroad. Yan lang po yung nakita ko na picture. Pero nagpapadala po tayo sa Saudi, sa Canada, sa US, sa Macau. Macau, hello, Wena. Hindi lang po yon sa Korea, and Luzon, Visayas, at Mindanao. Thank you very much sa mga nagtitiwala sa Health World Green Valley. Patuloy na nagtitiwala sa Health World Green Valley. Ganun po talaga kahusay ang ating produkto. At isa po pala, ito pa po lang ang ating mga sa aking gagrupo na Eagle Swings. Ganito po talaga pagka naandito ka sa magandang kumpanya. At sabi nga po, walang kapalya-palya ang ating check-in. Bakit kanyo? Ito po yung mga biglaang lakad. Una, ito po muna. Mga event sa office. Ito po yung mga event, mga anniversaries, yung mga zizel, kailangan pong ating anuhan yan, atinan. Talagang pag dumating po ang anniversary, talagang tinitipon ko po talaga ang grupo ko. Nag-hire po kami ng sasakyan. Sama-sama po talaga kami nag-a-attend ng ating anniversaries. Ilang taon na rin ako dito, na 10. So, 10 years na po kaming umate. Bale, ngayon lang hindi tayo dahil nga meron pong pandemic. So, gaya po ng mga sisel dito sa office, umaaten po kami kasama ko yung aking grupo. And then, ito yung mga biglaang lakad. Ayan po. Yan yung nagsuswimming. Ako po ay matatakotin po talaga ako sa dagat. May phobia po talaga ako sa tubig. Dahil muntik-muntika na talaga ako malulad. Kaya takot po ako talaga. So, ito po yan mga biglaang lakad na sa ano po yan eh? Sa Punta Fuego, sa Nasugbo. Wow, ang ganda-ganda po talaga ng place doon. Pati po yung aming tinirhan doon, Sora Mountain. Napakaganda po. And then, ayan, meron po kaming ano doon? Anong tawag doon? Nagpapakain ng isda. Pero tingnan po ninyo, kung wala po tayong chinecheck eh, hindi po tayo po pwedeng go agad ng go, di po ba? Kailangan mag-ipon pa. Pero dito, sa Health Wealth, nagkayayaan, biglang lakad na lang. Basta merong iiwanan sa bahay, di po ba? And then, eto pa po ang isang napaka-memorable sa aming grupo. First time naming nag-Christmas party, na kami-kami lang, Eagle Swings lang po. Ginana po namin yan sa Wildlife Park. So, ay, ang saya po namin. Ang dami po namin doon. At nagpapasalamat po kami kay Ma'am Vicky. Pinuntahan po niya kami doon. Kaila, wala lang sa picture ata dyan si Ma'am Cora, si Sir Medel. Andun po sila. Pinuntahan po niya. Sinuportan po talaga nila kami doon. Maraming po salamat. At kung napapansin ninyo, ang gaganda nila, di po ba? Sumayaw po sila dyan ng Muslim dance. At ano bang napansin niyo dyan? Mga baby boomers, di po ba? O ay, mga ano po talaga yan, matatanda na, maiedad na, pero napasayaw po namin yan. Gusto ko nga po sanang ipakita sa inyo yung video eh. May video po yan, sumayaw po. Yung mister ko dyan, sumayaw eh. Opo, matatanda po, maiedad na po sila na nagsisayaw. Kaya tingnan mo naman, pero ang gaganda nila. Di ba, parang hindi sila halatang maiedad na. Ganyan po talaga pag nag-green barley. Kayang-kaya pang sumayaw. Okay? Ito pa. Ito pa po pala yung wala lang po talaga sa ano eh, wala lang, hindi ko lang po talaga nakita. Yung nasabihin ko yung first time ko talaga na sumakay ng eroplano, grabe! Grabe po, kung hindi po siguro ako nag-green barley, kung wala ako sa health well, hindi pa ako makasakay ng eroplano. Kasi bakit? Tagal Laguna po kasi ako eh. So wala naman pong airport doon. No, hindi po, joke lang po talaga. Pero kasi ang mahal po talaga kasi ng pamasahe, hindi po ba? So, yung pamasahe ko sa aeroplano, ipapashell ko, gagastusin muna ng aming kumpanya, ng aming pamilya. Pero dahil sa Green Valley, nakapunta po kami ng Rojas City. Hindi ko lang po talaga nakita yung mga picture. Kailan lang po yun eh.
So doon kasama ko yung aking mga apply, nagpa-seminar po kami doon. Ay, ang sarap ng feeling. Ang dami ko pala doong ano, ang dami ko pala doong mga seafoods. Pero alam mo, ikwento ko yung aking experience sa eroplano talaga. Nung panahon na yun, maulan. Parang ganito yun eh. Maulan talaga, grabe. Akala namin may bagyo. So ako, nervyosa po talaga ako. May time na para akong parang yuyugyog. Alam nyo yun? Talagang kakabog-kabog yung bibig ko. So sabi ni Vina, yung katabi ko, dasal lang tayo. Kasi parang may bagyo talaga nung panahon na yun. Tapos nang malapit na kami sa airport, abay tumagilid. Nakakatakot mo talaga pala yung gulo na tagilid. Diyos ko dahil. Pero nakakatuwa. Pero nakarating naman kami at nakauwi po kami ng state. Salamat po Lord. At doon, may naging dealer na rin, naman po din kami doon at active din naman po. Maraming po salamat sa Health World Green Valley. Nakasakay ako ng aeroplano. And then, ano po ba ang mga nagawa sa akin ng Green Valley? Ayan. Kung makikita yun yung massage chair, di ba ba? Nakikita natin sa mall, upo ka doon, 20 pesos. Sandali lang yun, parang ilang minuto lang. Ay, tapos na, gano'n. Pero, nung nakita namin yun ng husband ko, sabi nung asawa ko, try natin. Kasi kinukulit, di ba gano'n sa mall, kukulitin ka, pauupuin ka, padadamahin ka, gano'n. Eh, nasarapan yung asawa ko. So, sabi niya, nag-usap kami, ano, bili tayo. Ay, parang ganun lang. Bili tayo, sabi. Sabi ko, sige. Ay, may kasama pa yan eh. Ay, naku, wala. Hindi niya isinama pala yung picture ni ano nung upline ko. Kasi yung upline ko, nung umupo dyan, nakatulog. O, nakatulog yung aking upline. Si Kuya Bong, hindi isinama ni Ma'am. Nakanganga pa po talaga. Totoo po yan. Ang sarap-sarap kong maano. At yan po ay sabi ko nga, regaluhan ko naman ang aking sarili, sabi kong ganun. Ito yung regalo ko sa sarili ko noon kasi Mother's Day po yun. So talaga po, nakakatulog po yan. At meron pa yun sa paan nakasama eh, parang ano, pang-therapy. Ang saya, kung wala siguro ako sa Green Valley, magtsatsaga po siguro ako dun sa 20-20 pesos sa mall. Pero dahil andito nga pa tayo sa Health World Green Valley, nakabili po kami ng inaasam-asam ko na massage chair. Thank you very much. Thank you po. And then, ano pa? Ito po, St. Peter Life Plan. Isa po yan sa mga na noon ayaw ko talaga. Alam niyo naman ang mga edad ko, old school, ano, naniniwala doon sa huwag kang bibili niyan kasi baka merong mawala. Iniisip nila may mamamatay agad pag nagtinagahandaan niya. Pero nabuksan po talaga yung isipan ko. Huwag pahirapan yung mga maiiwan. So yun pala po talaga yung purpose. So, nung nagsimula ako dyan, pa isa-isa, pero kaya pala ng dalawa, ayan, dala-dalawa. Kaya nakatapos na po ako ng tatlo. So, may yung isa na lang na life plan, ang inaantay ko na lang ay certificate. Tapos na rin po yan. So, yan. Salamat po sa Health World Green Valley dahil hindi na rin po mamung problema yung aking mga anak o yung mga maiiwan namin. And then, ano pa ba ang nagawa sa akin ng Green Valley? Ayan po. Devance Smart TV. Kasi ang TV po namin, maliit lang. At saka, yung bang, anong tawag doon? Yung may ano sa likod, may malaking ano sa likod. Yun yung ano. Parang po ba? O, yung parang po ba? Ang tawag ba doon? Condensation. Ay, parang nandiyan. Basta hindi ko alam. Pero nung nakikita ko sa mall, wow, ang laki-laki ng mga TV nila. Kaya sabi ko, pangarap ko din yun. Kaya noong may nag-alok, may nakita ko, sabi ko, aba, pwede naman, bakit nga ba hindi? O di ano, go na, bili na. Kaya sabi ko sa asawa ko, saan ilalagay yan? O tama-tama naman doon sa pinagawa namin na pardon, cabinet. Eksakto doon sa, sabi ko, ganito ang cabinet ang gagawin mo nung nagpa-prepare po kami ng bahay. Ganito ang cabinet ang gagawin mo, sabi ko doon sa karpintero. Kasi gusto ko naman yung paglaanan, yung malaking TV para eksakto dyan. Okay, tama-tama naman po. So kung wala po talaga yung Health World Green Valley, adi mag-aantay po pala ako ng bigay ng aking mga anak. Kailan? Siguro bibigyan ako nila pag ng pambili, pagka dumating yung kanilang bonus. Eh di, once a year, ang tagal nun, di po ba? Pero sa Health World Green Valley, ay, tuwing Biyernes,
meron tayong check-in. Di po ba? Lalo na kung tinatrabaho natin ito, ay grabe, grabe po talaga. Lalo na nitong nito, meron tayong promo, grabe po ang mga check-in ng mga taga Health Wealth. And then, ano po ba ang nagawa pang isa sa akin ng Green Barley? Ayan, yung ating Insular Life. Insular Life. Nung una, nag-iisip po talaga ako na kumuha ng insular kasi baka ako hindi ko to kayanin. Pero nung napag-isip-isip po na puro gastos, sabi ko ganun, parang wala akong nakikita. Ito talaga, nag-invest po ako dito. Hindi lang po para sa akin, kung hindi para na din po sa mga maiiwan. Kaya yan po yung isa ko sa mga investment, Insular Life. Ang laki pong tulong niyan sa lahat. And then ano pa ba ang nagawa sa akin ng Green Barley? Wow naman, Diyos ko dai. Ay. Grabe. Simpleng nanay, simpleng may bahay na may simpleng pangarap. Hindi ko alam na makakaipon ako ng ganito. Grabe, grabe. Sa Green Barley lang po talaga nagaganap ang lahat ng ito. Paano pa po kaya yung mas bata sa akin? Di po ba? Kayang-kaya po pala nila. Kayang-kaya. Kahit ako may edad, ito ngayon, share ko lang po yan nung ako nagsisimula dito sa Green Barley. Meron akong kaibigan na kasabayan nagsisimula. Hanggang ngayon, naandito pa rin siya sa akin. By the way, nabanggit ko yung naandito pa sa akin. Sorry naman, mali. Parang mali naman yun. Hindi ko naman sila inaangkin. Ang aking mga partner dito, ang aking mga downline, ang partners ang tawag ko sa kanila, mga Bershi. Sabi nga nila sa akin ay, Ate Juliet, Health Wealth kami, HW kami, hindi ka namin iiwan. Kaya, di ba, Ate Rowena, Ate, sino pang nandyan? Si Maricoy natin, nandyan sila. Marami po yan sila. Marami pong si taga-Katanduanes, alam ko nandiyan kayo. Kahit hindi ko nakikita yung pangalan niyo, ang dami po kasi participants ngayon sa Zoom. So, sila yung aking mga inspirasyon, ang aking. Ito po pala ang asa akin sa kong mga isa sa lagi kong napakasipag din si Ate Bing. Yes, yan. Napakasipag po niyan. Isa sa mga sipag ko sa na dealer dito sa Green Valley. So, ano pa po ang nagawa sa atin ng Green Barley? Ito po. Ito yung aking pinanghahawakan po kasi. Sabi sa Salmo, nakita ng iyong mga mata ang aking mga gagawin. Nasusulat na ang lahat ng mga iyon sa aklat mo. Naiguhit na sila kahit di pa nagaganap ang isa man sa kanila. Naniniwala po ba tayo doon? Kasi po, hindi po nagkataon lang na naandito po tayo. Sabi nga po dyan, plano na po talaga ni Lord na may plano na talaga si Lord sa bawat isa sa atin. Yung lahat ng dealer na naandito ngayon sa Health Well Green Barley, hindi po yan nagkataon lang. Plano na po ito ni Lord. Ito po ay nasa sa atin na po yung choice. Kung tayo magpapatuloy, kung tayo tutulog-tulog, kung tayo ay magpapakasipag. Kasi naniniwala po ako, isa sa mga dahilan kung bakit ako naandito ay dahil doon sa nababasa ko sa mga tarpulina, 37 times na nababasa ang green barley ang barley grass sa Bible. Di po ba? So ito talaga yung plano na ni Lord na dalhin tayo dito sa ating kumpanya, sa Health Wealth International Corporation. Hindi pa tayo pinapanganak, may plano na si Lord. Kaya bakit pa tayo aalis? Bakit pa tayo lilingon? Andito na tayo, oh. Di po ba? Magandang kumpanya, magandang produkto, at mga mentors and coaches na nagagabay sa atin. At mga dealer na nagkakaisa. Maraming maraming po salamat sa Health Wealth
sa lahat, kay Ma'am Vicky, kay Sir Joey. Kay Sir Joey, ako talaga din nagsimula. May mga pictures kami dyan. At sa mga coaches, kay Ma'am Cora, Sir Medel, sa staff ng HealthWealth, ang babait po talaga nila. Parang wala sila, parang walang nakasimangot sa kanila pag pumupunta ka dito. Kaya ano pa ang ating gagawin? Ano pa ang ating gagawin? Hala, gawin ang ating green barley, i-share, umattend ang Zoom para mas marami tayong malaman. Ang dami pong kaalaman, umattend lang po tayo sa Zoom at hindi po tayo nila iiwanan. Maraming marami pong salamat sa HealthWealth Green Valley. Thank you very much. Thank you. Ano ang ating ano? Sabay-sabay po nating isigaw. Stand proud, HealthWealth. Stand proud, HealthWealth. Stand proud. Stand proud, HealthWealth. Thank you very much. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you. Thank you, Tita Julia. Thank you so much.